Hi guys! Welcome back to my vlog. And yes, eto na naman. Madami kasing nagtatanong pa rin sa topic natin na to. Kung bakit daw 2 beses o kaya 2 times silang magregla sa loob ng isang buwan. So, eto masasagot natin yung mga katanungan nyo. Kasi normal at minsan abnormal. Okay? So, yun yung tatalakayin natin ngayon. Tanong pala ng mga fertility vitamins at yung mga vitamins ng mga pregnant and then yung mga OPK, yung mga pregnancy test po natin. Meron akong mga social medias dito and I chat nyo lang ako sa business page ko. Okay, and then I have my personal vlog din dito sa YouTube. Pa-subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, okay? And ang daming nagtatanong recently na abnormal or irregular daw yung regla nila kasi 2 times ng isang buwan sila nagregla. Okay, normal pa rin yung regla nyo o kaya normal pa rin yung cycle natin, guys. Kahit 2 beses tayong niregla sa isang buwan kung ganito, okay? Huwag nyo kasing ganito lang yung simple instruction dyan or simple explanation. Huwag nyo pansinin yung buwan. Pansinin nyo lang yung mga days, okay? Yung cycle days natin. Basta pasok yung cycle days natin ng 21 to 35 cycle day, normal na normal yun, okay? Kahit 2 beses kayong nagregla sa month ng August, kung nagregla kayo ng 1 hanggang 5, yun yung first na regla nyo. And then, nagregla na naman kayo ng 28 o kaya 30 ng August. Okay, sabihin natin August 28 hanggang 31 ng August. So, 2 beses kayong nagregla ng month ng August, diba? So, yun, normal yun o abnormal? Okay? Yun yung tanong, okay? Okay, 2 beses kayong nagregla ng August, pero normal po yun, guys, okay? So, huwag nyong pansinin yung month, pansinin nyo lang yung days, okay? Cycle days nyo. Okay, kung nagregla kayo ng A1, August 1, so doon kayo mag-start na mag-count, August 1. So, 1 day na yun, 2, 3, 4. And then, nagregla na naman kayo ng August 28 hanggang August 31. So, 28-day cycle kayo, di ba? Naiintindihan nyo? So, normal na normal po yung cycle nyo. So, huwag nyong pansinin yung month. Ang pansinin nyo lang talaga is yung mga cycle day nyo. So, yun. Napaka-simple, guys. Di ba? So, normal pa rin, regular pa rin yung cycle nyo. Okay? Basta huwag nyong pansinin regardless yung month. Dapat yung pansinin natin yung mga cycle days natin, okay? So, kasi ang daming nagtatanong na sabi nila, ma'am, niregla ako ng 2 beses ngayong August. And hindi na ba ako rereglahin ng September? Diba? So, ganun. So, huwag nyong pansinin yung months, yung cycle days natin yung pansinin natin. Okay, halimbawa, nag-mens ka ng A1 ng August and then again 28 ng August. So, magbilang ka na naman simula nung August 28 hanggang kung 28 days cycle ka or 30 days hanggang 28 days ng September. O halimbawa, August 28, 29, 30. Okay? So, 30, 3 days. And then, hanggang, 25. Okay. So, kapag 28 days cycle ka, magre-regla ka sa September 25. Diba? So, okay, August 28, 29, 30, 31. Oh, so, 24 pala, okay? So, sa September 24, magre-regla ka ulit kung 28-day cycle ka. So, ganun. And then, ganun naman, halimbawa, sa next month, baka lampas ulit yan. Kasi 24 ka na magre-regla. So, again, pero pag nagkataon na ganun, kasi pa-advance yan eh. Kapag 28-day cycle tayo, pa-advance yan. So, nagiging mag-iikot pa rin yan. And then, kahit iba-iba yung petsa ng regla natin every month, basta pasok pa rin sa 21 to 35-day cycle, bilangin nyo,
normal na normal pa rin yun, okay? So, sabi nyo na naman, magkakaiba kasi yung ano, irregular po ako, magkakaiba yung date ng menstruation ko every month. Sabihin nyo na naman. So, hindi kayo irregular basta pasok ng 21 to 35 days, regular at normal cycle pa rin yan. Kung yan yung mga cycle nyo, okay? So, yun lang yung ano natin, yung mga explanation natin yan. Kasi ang daming nagtatanong. Okay, so dumako naman tayo sa kalagitnaan na nag-spotting o kaya nag-bleeding ka sa kalagitnaan ng cycle days mo. Okay, halimbawa, nag-mens ka ng August 1. And then, nag-mens o nag-spotting ka ulit ng August 14 or August 15. So, kalagitnaan yun ng cycle mo, di ba? So, possible yun ang tinatawag na ovulation bleeding. Meron mga babae, kapag nag-ovulate sila, meron silang spotting, nagkaka-spotting sila. And normal lang din yun kasi yung pag-release ng ovary ng eggs natin. May mga babaeng ganyan, pero hindi naman lahat. Ang gawin nyo dyan kung may spotting kayo, sa kalagitnaan, middle ng cycle nyo. So, yun nga, tinatawag na ovulation bleeding, normal lang din yan, mag-do pa rin kayo, okay? So, hugasan lang and then do yung activities nyo bilang husband and wife, okay? So, kasi doon kayo pwedeng nag-ovulate and better nga guys na gamit talaga ng OPK para saktong-sakto yung ovulation natin. Kasi tandaan, 24 hours nga lang yan. Nagkakaubusan na talaga ng OPK ko na and then lockdown namin dito. Ang dami nang nagtatanong. So, ayan, magkakaroon ulit tayo sa mga second or third week na ng September. Sorry talaga sa mga naubusan. And sana kahit wala kayong magamit na OPK or ano, matimingan nyo pa rin yan. Okay? And then, sa mga hindi nagmamature ng mga eggs nila, yung mga hindi nagpapositive sa OPK ko. So, yun, meaning, hindi talaga nagmamature yung mga eggs natin. Yun yung tinatawag nila na bleeding without ovulation. So, kahit every month kang nireregla, and hindi naman nagmamature yung egg natin, yung lining lang ng matres natin yung nagsished. Yun yung regla natin na every month. Pero hindi nagmamature yung egg natin kasi may mga, halimbawa, baka mga cyst, ovary natin, kaya hindi masyadong nakakalaki. Kaya hindi nagmamature. So, hindi tayo nag-ovulate. Hindi tayo nangingitlog. So, yun. Nagtatanong ng mga spotting or mayroon silang mga pangalan nun, eggy white and medyo may blood na kasama during in between their cycles o halimbawa yung mga fertile days nyo. Possible talaga yun na ovulation bleeding. Ang gagawin nyo doon, go, mag-do talaga. Kasi doon nga pumutok o kaya nag-release ang ovary natin ng egg natin. So, huwag matakot. Hugasan lang yan and do. So, yun lang. So, yung mga nagtatanong o at least naliwanagan na kayo. So, huwag niyong sabihin na irregular kayo, okay? Kahit pa iba-iba yung petsa ng regla nyo every month o kaya naman dalawang beses kayong niregla sa isang buwan. Basta yung cycle days yung bibilangin natin. Kahit isang buwan lang yan na dalawang beses kang nagregla, regular ka pa rin kung pasok yan sa 21 to 35 days cycle, okay? Yung cycle days natin, yung bibilangin natin, regardless yung month. Kasi paikot-ikot lang yan kasi talaga yung basta yun yung bilangin natin, yung cycle days natin. And then, ganun din yung pagkuha natin ng fertile days natin. Okay? So, begin or start tracking your ovulation during your CD12. Cycle D12. Yung ika-12 day simula ng first day ng last mens po natin. Okay? Tandaan po yan. Mahirap po unawain. Okay? Ika-12 day. Okay? Simula ang pag-count sa first day ng last mens po natin. So, halimbawa, kung nag-mens ka nga ng A1, okay, so, na yung start ng mens mo, may red spotting ka na ng first day mo, A1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, doon ka na mag-start na mag-track ng ovulation mo hanggang mag-positive yung OPK mo, okay? Yun lang, thank you so much for watching, and then, kung hindi pa kayo nakasubscribe, nakaka-follow sa mga social media ko, eto siya, meron akong business page and Facebook page, and then, meron akong YouTube channel na personal vlog, and then, pag hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, main channel natin, please subscribe po para ma-update kayo sa mga susunod na mga videos po natin. Thank you so much, baby, that's soon, bye-bye, and God bless.